Sa video na to ay sasagutin ko ang tanong na kung saan paano ba mag-ana-ana ang isang OFW o LDR. So, kung nagbabalak po kayong mag-abroad, nagbabalak po kayo na lumayo sa ating bansa at magtrabaho mga dudong mga inday at ikaw po ay may karelasyon, kailangan mo pong mapanood ang video na to. Dahil sa video na to, ay marami kang makukuhang pag-aaral. Dahil ako po ay isang OFW for 9 years. Ha? 9 years, grabe na sa. So ano nga ba yung mga experience ko pagdating sa relationship na nasa malayo ako at uuwi lang naman ako every 3 years, every 2 years, minsan pa nga, pang matagalan pa. So paano ba ang mga love life namin na nandito kami sa malayo? At kung may karelasyon kami, paano namin mapailabas ang aming damdamin? So kung ikaw ay nagbabalak na mag-abroad, kailangan mo ng mahigpit na pagmamahal sa iyong karelasyon. Dahil kung hindi, ay of course, maraming pong tintasyon sa mga lugar na kung saan ikaw ay pupunta. At kung ikaw po ay weak pagdating sa temptation, mga dudong, mga inday, ay of course, makagawa ka talaga ng mga bagay na hindi dapat na iyong pagsisisihan sa bandang huli. Lalong-lalo na ikaw po ay isang pamilyado. So kung ikaw po naman ay mabait na karelasyon, paano mo ba mapalabas, mapabigay ng kasiyahan ang andun sa malayo kung ikaw nasa Pinas at ang isa naman ay nasa ibang bansa? So marami pong paraan para naman mainit pa rin ang inyong pagmamahalan. Hindi lang po purkit nasa malayo kayo, kailangan nyo ng physical contact. Marami pong paraan para mas lalago, mas iinit at mas titibay pa ang inyong pagsasamahan. Dahil di ba, umalis siya sa bansa para sa future ninyo, para hindi maranasan ang mga naranasan ninyong mga kahirapan sa buhay, lalo na yung mga anak ninyo. So yan po ang lagi nyong isipin, mga dudong, mga inday. Hindi po porkit wala kayong sinasabi natin physical contact ay hindi na mag-iinit ang inyong gabi-gabi. So nasa inyo po yan kung paano ba painitin at patatagin ang isang relationship. So itong sasabihin ko po sa inyo ay based lamang po sa aking experience sa buhay. At disclaimer, kung kahawig man tayo ng mga experience, hindi ko po tinutukoy na ikaw yan o sino pa ba yan, no? So based lang to sa iba sa aking pagmamarites at based lang to sa aking own experience, no? So mga dudong, mga inday, ang una-una po para uminit ang inyong relasyon ay number one po ang communication. Yes, pag wala po kayong communication sa isa't isa, lalo na napakahirap ang communication dahil iba ang takbo ng oras nila at ang oras natin, di ba? So napakahirap na i-ano yung time slot natin. Diyan po nahihirapan ang mga LDR sa oras. So kailangan mag-adjust bawat isa. Yung isa naman, kung yung isa, yung oras na yan ay free siya, kailangan mag-adjust ang Pinas. Kung ang Pinas ay tulog, kailangan mag-adjust ang sa ibang bansa. Adjustment po para magkaroon ng communication. Pero kung wala po kayong dyan, asahan nyo po na ligwak po ang relationship ninyo. So sa pag-iinit naman, sa bakbakan, kasi ito naman ang hinihintay talaga nila, paano painitin ang bakbakan? Simple lang po. Kung mahal nyo po kasi yung isang tao, no? Kung mahal nyo ang isang tao, kung nagtitiwala kayo sa isang tao, lalo't na nakasal na kayo, no? Mag-asawa na kayo. Kahit mag-boyfriend o mag-girlfriend pa kayo, kung may tiwala kayo at may plano kayo sa future ninyo, mga simpleng text lang
Yung mga pampail ng mga text ay gagaganahan na po yan ang bawat isa. Simple lang, pasilip naman. No? Papapunta ka na ba ng banyo? No? Maligo ka na ba? Anong suot mo ngayon? Mga simpleng mga text na ganyan ang takbo ng imagination mo, kasi ang imagination po natin ay napaka-powerful. So kung ang imagination mo ganyan na, no, yung parang bigyan mo siya ng hint na ganito, ang suot ko ngayon ay ganito, nag-aano ako, mga ganyan. So nasa text lang yan. Kahit text message lang yan, nagbibigay na po yan ng init. Nagpapail na po yan sa isang lalaki or nagpapail na po yan sa isang babae. So kung ang lalaki naman ay manghihingi sa iyo ng picture babae, huwag pong overloaded, no? Mayroon po kasing mga lalaki diyan na walang karespeto-respeto sa mga babae. Yung uber na ba yung hinihingi kahit asawa nyo, yung bulak-bulakatin mo naman diyan yung diyan. So huwag naman po, kasi alam nyo yung tendency ng mga ganyan. Iba po kasi yung ninyo diyan, no? Iba po kasi ang natin sa Pinas, role sa Pinas at role dito. Yung mga SIM namin, naka-registered po yan, no? While ang SIM sa Pinas, hindi po nila yan matitrace, yung mga combo, mga ganyan. So, mayroong mga detector dito ng mga Kaya mga ibang apps, no? Black po yan dahil nadidetect po nila mga ganyan. So, makikita doon, minsan, kung mawala, no? Number one, kung mawala yung cellphone mo at may nakahanap at walang lock yun, walang password-password yun. So, makikita yung mga video doon. May mga cellphone kasi na kahit dinilit mo na yung doon, video na yun, meron pa at meron pang naka-storage doon. Nakalagay pa doon ang mga video na yun. Lalo na mautak yung nakapulot, mangaykay sa mga video nyo. So, yan po ang isa na wag nyong gagawin, ang magpasin ng labis. Okay lang magpasin ng mga cleavage diyan, mga kanal-kanal, no, ng inyong mount mayon. Wala yang problema. Lahat namang mga babae mayroong mga mount mayon, mga ganyan. Pero kung sobra-sobra na po para po sa kaligtasan ng inyong asawa, dudong, mga syuta ninyo, dudong, wag pong over na over, no. So number 2 ay yung tinatawag natin na pwede makisabay na yung paglego, no? So pwede kayong mag-video call via maglego-lego na nakakuan si Inday o si Dodong, pero wag naman pong labes, no? So kadalasan naman sa Saudi boy, alam na alam to, no? Kaya ang room sa Saudi boy, mayroong mga tabil, alam yung tabil, mayroong bang tatawag natin na mga kurtina. Dahil of course, nagjaja, cool din yan sila. So natural yan sa mga lalaki. As long as yung pinag-anuhan ninyo, pinag-jakulan ninyo ang yung asawa at hindi ibang mga babae. Lalo na nood kayo ng nood ng mga dyan, no? Mga check-check, no? So, wag naman, dudong, kasi nakaka-heart din naman kayo ng feelings, no? Mga dudong, hindi po porkit na sa ang asawa nyo na sa Pinas lang, walang ginagawa, mahirap po kaya mag-alaga ng mga anak, dudong, no? So, be in your mind na mas maganda, hindi ka magkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Yan po ang gagawin ninyo. So, yun po ang sinasabi ko, mga dudong, mga inday. Maraming paraan para paligayahin ang inyong mga ka-LDR. Hindi po naman na sinasabi na gawin mo na to na lang para nasa inyo yan. Pagmamahal, tiwala, pinaka-the best, at communication. Dahil kung wala po yan, yung mga sinasabi natin pagmamahal, mahal mo, pero di mo kayang gumawa, hindi mo kayang magpasensya, hindi mo kayang magkaroon ng oras, ay wala talaga. So number 3, yun na, nasabihan ko na kayo, mag-text-text ng mga pampael, pampalive, sasama kung mabanyo-banyo, mag-shower, so kadalasan naman dyan, ginagawa talaga yan. Mag-video call na ng damit, of course naman. So, yung iba na sinasabing nagbila-bila, iba na po yan. Sobra na po yan yung magbila-bila. So, ako, mas prepare ako dito sa yung
medyo kakal, no? Medyo jackal. Alam mo, anong nakaganda, lalong-lalo na yung babae marunong magdala ng ano ba yun, conversation sa pag-medyo jackal, no? Yung medyo jackal kasi naka-medyo naka-ano, marunong mag-ano ng conversation sa lalaki. So, nakakainit po siya. So, yung lalaki na, ano, yung lalaki na nakikinig sa'yo habang tumatawag kayo, ay of course malalabasan talaga pag marunong ka mag-conversation doon sa asawa mo. Walang kimi-keme kasi asawa mo yon. So at ka-jowa mo yung karelasyon, wala yung kimi-keme. Wala kang kimi-keme na mag-ano ka sa iba, yun pa kaya yung asawa mo. So yun ang sinasabi ko. Yung iba naman, yung talk sa iba, no? Kung paano ba yung talk na naka-LDR sila. Of course, hindi kasi pareho noon na sulat-sulat lang, no? Yun nga sinasabi ko, high-tech na tayo ngayon. Marami ng paraan para maparaos mo ang yung nasa laubin. So, sana may napulot kayo ng kunting kaalaman galing sa akin. So, mahirap po talaga mag-LDR at iilan lang pong tao ang naging successful sa mga ganitong bagay, no? Dahil kadalasan po ng iba ay failed ang relationship. Kaya kung mag-abroad kayo, buo at tatag ang inyong puso. Kasi mayroong mag-a-abroad na wala ka nang babalikan. Dahil si Mr. o si Mrs. ay may iba ng minamahal. So, napakasakit, Kuya Edy. So, yan po ang buhay ng OFW. Mahirap, pero kinakaya namin ang lahat. Masasaktan, madadapa, pero bangon at laban lang. So, sana may share ninyo ang video na to. Yun lang. Babush!